Welcome to Dumaguete! Kung naghahanap ka ng bakasyonan, pumunta ka sa Dumaguete! Na isang Dumaguete sa 7th best places to retire sa buong mundo ayon yan sa Forbes noong 2015. Pwede kang magpahinga, mag-chill, at mag-road trip. Pero barkada, kakaibang road trip ang gagawin natin ngayon. Dahil itong bus na to, hindi na naglalakbay para pusugin ang puso ng mga bakasyonista. Kung hindi, pabiyahe rin para dagdagan ang ating kalaman, pag-usaga at teknolohiya. Kaya tara, sama ka! Video mga kadiwas ni Barkada. Kalimutan niyo muna ako bilang host. Time for this episode, estudyante mode muna ako. At ang mga classmate ko, ang mga matatalino at matinding estudyante ng Baez City National Science High School! At ito, may classmate ako dito na best in math daw siya. Naniniwala ako best in math. Ano ang pangalan mo bro? Jorian, ito, may tanong ako sa'yo. Susubukan natin kung best in math ka talaga. 4 divided by 2, parenthesis 1 plus 3 equals... Kapag nakakita tayo ng 2 or more operations sa isang expression, sinosolve natin ito through PEMDAS way. Parenthesis, exponent, multiplication, division, addition, and subtraction. Una nating isosolve yung naka-parenthesis. Pero after nyan, what's next? Dahil ba sa salitang PEMDAS, M comes before D? Uunahin mo mag-multiply bago mag-divide? At mag-a-arrive ka sa sagot na 1/2 o 0.5? Kung yan ang sagot mo, nagkakamali ka. Dahil ang tunay na meaning ng PEMDAS, parenthesis, exponent, multiply or divide, in order from left to right. At add or subtract in order from left to right. Ibig sabihin, tumingin ka from left to right. Anong operation ang mauuna? Dahil division, mag-divide ka muna bago mag-multiply. Tignan nga natin kung yan din ang gagawin ng best in math ng Baez City National Science High School. Hey! Tama ba yun? Tama! Tama ba yun? Kaya naman masyado na kami nagkakatawaan dito. Pero speaking of math, alam niyo ba dito si Barkada, merong proyekto ng new lab. Ito ang basta ito, ang nag-road trip sa iba't ibang lugar sa Pilipinas para encourage ang mga estudyante na mag-pursue ng career sa STEM. Kaya naman ngayong araw na ito, ang mission ng new lab ay engaging tayo na mag-pursue ng career sa mathematics. Kaya tara, simulan na natin ang learning experience! Papir-apir lang ako dito mga kadios ni Barkada, pero sa totoo lang, kinakabahan akong pumasok sa loob nang marinig kong math class pala ang bida sa lecture na to. At pagpasok ko ng bus, nagkatotoo nga ang masama kong kutob. Okay, magkakaroon lang tayo ng quick game. So, bibigyan namin kayo ng math equation. Equation, kailangan masagot niyong lahat. So, kapag may isa lang na hindi nakasagot, kasama yung host namin dito, si hindi makiklear yung mission. Tandaan, we are family! 32 times 38. 7,225. 15 times 15. 225. Nung una na narinig ko na math lecture siya, ako medyo kinabahan talaga ako. Kasi tagal-tagal ko na rin
na walang ganitong kasing pag-aaral na ginawa. So, syempre refresher sa akin, baka nakalimutan ko na at nakakaya. Dahil mga mas bata itong mga kasama ko, nakakaya naman pag di ako sumagot na mas maayos. So ako si Lourdes, producer ng Expert Talk from DOS-TV. So tinipon namin din kayo para konsyabahin sa isang mission. So ang role ay i-prank si host. Kapag nagawa nyo yan, meron daw kayong tag plus 1 point sa mga subject nila. 94 times 96. 9,024. Na lang, banding na lang. Mas masaya yun. Huwag na yung plus points, natalino nyo yun eh. Tulungan nyo ako dito. 19 times 11. Ang sagot ng taong bayan? Wala sila sinagot. Wala kayong plus. Sagutin nyo. 129. Ulit. Totropahin. Hindi na yun. Jojowain. Hindi yun. God bless us all. Amen. It's love. Sabi ko na. Whoa, what a prank! Ilang beses ko nang tinangkang bumaba ng nula, pero buti na lang, I faced my fears. Dahil kung sumuko ako, hindi ko ma-share sa inyo na may kakaibang teknik pala when multiplying double digits. Kapag ang nasa tens place value ay same number, at kung 10 ang sum, kapag pinag-add ang nasa ones place value, apply this rule. Number 1, i-multiply ang nasa ones place value. Number 2, add 1 at i-multiply naman ang nasa tens place value. And that's your answer. Easy lang, di ba? This growth is not possible without new love. Kaya kung tatanungin nyo ako, new love is my new love. Hindi na ako natatakot sumabak sa mas pangmalakasang math lecture kasama ang instructor natin for today, Sir Kemuel Kindala III. Ang pinaka-hope talaga namin is, kumbaga, matanggal yung stigma associated with learning math na mahirap siya. It can be fun, as like as what we did earlier, na engaging siya. For the first time, makikita natin yung mga bata na they are laughing while learning. Yun lang naman talaga ang kailangan sa math. Just like in learning any other skill, whether it be music, sports, anumang gusto mong i-develop na skill, sa umpisa mahirap, but then you have to do some practice. And then, siguro yung takot, samahan nila ng curiosity. And siguro lastly, ask for help. Minsan kasi dahil sa takot, ay na rin maghanap ng tulong. At marami namang mga tayong mga friends. Our teachers can help us. I was also once at US. I was a DOS scholar no undergraduate ako at hanggang graduate level. That's something ano din sa akin, ano, deeply personal sa akin. Kasi natulungan din ako ng DOST. Kung saan ako nakarating ngayon. So, kumbaga sa akin it comes full circle na rin. Na dati scholar ako, na naging teacher ako, ngayon ako na naman yung nag-invite sa kanila na maging scholar din to pursue degrees na associated with science and technology. Sa classroom ni Sir Kemuel ngayon, ang math na matututunan natin ay beyond equations at numbers. Di tulad ng kadalasang itinuturo sa school, ang focus namin ngayon ay application ng math sa computer graphics. Kahit na isumin ko siya at any level, anong nangyayari? Nasisira ba yung quality ng picture? And yan ang purpose namin na makita ng mga bata yung power and beauty ng math. It can also do so many things. Hindi lang siya about solving equations, pero marami pala siyang applications. Minsan, ano nangyayari? Nade-deform siya, no? At sa kung saan ko ilalagay yung mga orange points na ito, sinusundan din siya ng the curve follows the location of the points.
Kaya ang tawag natin sa orange points na ito ay mga control points. They control, kinokontrolan nila yung pubis ng curve natin. At gamit ang mga tinuro sa amin ni Sir Kemuel, binigyan kami ng isa na namang exciting challenge na mag-design ng kahit ano na hindi masisira ang quality kahit i-zoom to max power. At ako, natila naging estudyante ulit, competitive na competitive mula sa pagbuo ng isda hanggang sa pag-design na mas complicated na number 9. If you know why, then you will know how. Kasi ang math, dapat alam mo yung reason behind every step of your solution. I invite you to pursue degrees in mathematical sciences. In some sense, meron kang quantitative way to understand the world around you. At kapag ganon, then you are in the forefront of innovation. You can be the change. At dito nagtatapos ang lecture namin with Sir Kem at Sir Jacob. Mabilis lang, wala pang 3 oras. Pero hindi na mabilang ang natutunan ko sa classroom na to. Salamat NULAB Class of September 20, 2023. Hindi ko makakalimutan kung gaano kasaya ang klase na to. Kasama natin ngayon si Ms. Candy Ilaw, ang project manager ng NULAB STEM in Motion. Hi, Ms. Candy. Hello, AJ. Kamusta po kayo? A long day pero happy. Very, very happy for you. Diretsahang tanong po. Yes. NULAB or new love? Yes. NULAB! Siyempre, NULAB. Okay. STEM is my NULAB. Ms. Candy, tanong ko lang, ano po ba talaga yung NULAB? Okay, so si NULAB is a mobile science laboratory that caters to students. And dito sa NULAB, we want to spark their interest in science. Mas gusto namin silang ma-amaze sa science and ipakita sa kanila yung opportunities nila in STEM. So, we travel across the Philippines from Luzon, Visayas, and Mindanao every year. And hoping to reach those students na may potential or pwede nating ma-entice to pursue science careers in the future. And panigurado po ako, bago ito nagawa, ay marami talaga kayong challenges na hinarap. Yes, marami. Ano-ano po yung mga challenges na hinarap ng NULAB? Okay, so, karamihan dyan yung pagpunta namin sa mga venues, no, sa mga provinces, may mga areas na liblib talaga, nahirapan kami pumasok kung yung mga tatarik na lugar. Yung mga transfer from Luzon to Visayas to Mindanao, yung pagsakay sa Roro. Speaking of kabataan, isang mag-aaral na seatmate ko pa kahapon sa NULAB class ang desidito mag-pursue ng career sa math. Bisitahin natin siya sa Baes City. Kilala niyo po si Joriel? Dito po sa loob. Ah, dito po sa okay. loob. Okay, salamat po. Joriel? Uy, hello Yun. Po. Kamusta? Okay lang po. Pasa po kayo. Kumain na po ba kayo? Ay, Diyos po sa loob. Juriel, sabi nila sa akin, ikaw daw yung best in math. Diba? Paano ka ba nahilig sa math? Kasi nung bata po ako, yung kuya ko po yung nagturo sa akin ng mga basic concept. Example po, grade 5 pa ako, tinuturoan niya na ako ng mga concepts na pang high school, ganyan po. Mm-hmm. Sumali po ako sa iba't ibang mga contest like MTAP, math quiz, and ganyan. Ano yung pinaka-struggle mo bilang student? Siguro po yung pinakamalaking struggle, financially. Mm-hmm. Kasi hindi po kami blessed. Medyo economically struggling po kami yung income po ng breadwinner namin. Tsaka yung parents ko, parang hindi po talaga siya sapat. Bata pa lang si Juriel, literal na mahabang lakbay na ang kinatahak niya para maabot ang edukasyon. Simula pa po sa murang edad, namulat na po ako sa hirap. Nung nakatira pa po kami doon sa Bukid, naglalakad po kami ng mga 3 kilometers
papunta sa eskwelahan at 3 kilometers din po pabalik. Bunso si Juriel sa 7 magkakapatid. Pero ang kanyang asal at isip sa murang edad, pang-panganay na. Kahit naman po mahirap kami, hindi naman po kami pinapabayaan ng mga magulang ko. Kahit papaano may baon naman po kami. Ang ginagawa ko po, yung baon ko pag may projects, hindi na po ako humihingi kay mama at papa. Binibili ko na lang po siya ng mga kinakailangan sa school. So, minsan po, hindi na po ako kumakain, ganyan, para yun na lang po yung gawin kong panggastos. Kaya tila kayamanan na lang ko ituring ni Juriel ang edukasyon. Pasan-pasan ng kanyang pusong namulat sa kahirapan kung paano pinagsumikapang itaguyod ng kanyang amang karpintero at inang may sakit ang pag-aaral nilang pito. Sobrang halaga po kay mama at papa na makapagtapos kami kasi as a personal experience din po, hindi sila nakapagtapos ng pag-aaral dahil na din po sa hirap ng buhay. Kaya ayaw po nila na ma-experience namin yung na-experience nila. Tsaka ayaw po nila na maghirap kami kagaya ng paghihirap nila. Kaya ginagawa po nila yung lahat na magagawa nila para po matustusan yung pag-aaral. Masasabi ko pong proud na proud ako kay mama at saka papa kasi hindi po nila hinayaan yung iba't ibang circumstances na nararanasan nila. Hindi po nila pinapakita sa amin na nahihirapan sila, ganun po, hindi po nila sinusumbat sa amin. Ginagawa din po nila ang lahat para maiahon po kami kahit nahihirapan din po sila. Aminado si Mama Jurita na hindi mayaman ang kanilang pamilya. Pero para sa kanya, isang malaking biyaya na hindi mapapantayan ng anumang yaman ang pagkakaroon ng anak na sa kabila ng kahirapan ay lumaki mapagmahal at handang magpagal para sa pangarap. Bilang anak po, siya po talaga ay masasabi ko nagsusumika po talaga siya sa kanyang pag-aaral. Kahit po, minsan madaling araw talagang nagsusunog ng kilay kasi gusto talaga niya yung with highest po ba kasi yung gusto niya talaga with highest kasi sabi niya mga ngarap din lang tayo mahali. Lubos-lubosin na natin. So, yun talaga ang pangarap niya. Simula ng pagkabahan na alam niya talaga na sobrang pero kahit ganun po, hindi naman po sila nag-stop ng pag-aaral talaga lahat sila pito. Minsan nga po nagtututor yan siya pag wala siyang pera. Nagtututor yan ng mga bata per hour po yan after class kasi gusto niyang magkaroon siya ng mga magamit sa kanyang mga pangailangan sa school ba kasi marami din mga kailangan minsan sa school. Hindi namin kaya ibigay sa kanya kasi mahirap lang kasi minsan ang buhay. Sobrang proud po kasi hindi naman lahat ng mga anak nagpapahalaga sa kanilang pag-aaral. Hindi po yung iba gusto nila makakamit ng mga sariling mga gadgets, ganun. Siya, yung pag-aaral talaga yung inatupag niya. Hindi siya nag-demand kung ano-ano. Minsan nga yung cellphone niya, pinagtuturan niya yun. Naka-ano siya, nakabili lang phone. Dahil doon sa kanyang tutor po. Sa mga estudyanteng katulad ni Juriel, malaking bagay ang programang scholarship ng DOST-SEI. Alam niyo ba, sa bawat NULAB session, tinatalakay din sa mga estudyante kung paano maging isang scholar ng DOST. So, if they got the scholarship, first, meron silang stipend amounting to 7,000 per month. So, that's 10 months in a year, yung 5 months per sem. And then, meron din silang 10,000 na connectivity allowance, no? So, to give use the internet or other resources that they need when they study. The scholarship covers up to 40,000 per year na tuition fees. Ayan, meron din silang clothing allowance. If they want to study outside their home region, meron din pinoprovide na transportation allowance. Of course, yung mga graduation allowance. And, meron din silang insurance. Yung mga pwedeng mag-apply are grade 12 STEM students. No? So, eligible sila to apply for the scholarship. And for those na non-STEM ang kinuhang track sa senior high school, they could still apply given na ma-certify lang sila ng kanilang school that they belong to the upper top 5% of the graduating class. Abang lang kayo sa mga Facebook, sa Facebook page ng DOST, sa website,
for information about the scholarship. And magpurso kayo to na magtuloy-tuloy ang inyong journey sa STEM. Yun. So the country needs you and we're waiting for you in the science community. Ang ganitong bagay, malaking tulong kay Juriel na lumarakit-rakit para lang makatulong sa pangtustos sa kanyang pag-aaral. Kung makuha ko man po yung scholarship, siguro po matitigil na po ako sa pagpa-part-time tutor. Hindi ko na po kailangan mag-tutor, ganun po. At mas makaka-focus na din po ako sa pag-aaral. Sa paglalakbay sa buhay, malayo na ang narating ni Juriel. Pero ang kanyang tatahakin, malayo-layo pa rin. Subalit lahat naman tayo, kahit na may kanya-kanyang biyahe, ay nasa isang paglalakbay rin sa buhay. Lahat tayo umaasa na balang araw, dadalhin tayo ng mga yapak na ating pinagsumikapan sa paraoon ng may magandang kinabukasan. Laban lang, ma. Pa. Malapit nang matupad yung pangarap nyo na makapagtapos kami lahat at maging stable tayo. Ang mapapangako ko sa inyo, gagawin ko po yung lahat para matupad ko yung mga pangarap ko. Hindi lang sa sarili ko, kundi para na rin sa atin nyo. I love you. Dito? Dito po, upo. Hello po. As someone na hindi talaga ganun ka-interesado sa science noon, isang malaking bagay sa akin na mapabilang sa ganitong programa kasi natutunan ko na kahit para sa pinakamalit na bagay ay may konektado ito sa siyensya. Diba? Kung mapapanood nyo sa mga previous episode natin, from puzzle games, diba? From food, lahat to may science na involved. So nakakatuwa lang na magkaroon ako ng pagkakataong matutunan nyo mga to mula sa mga certified expert mismo ng bansa. Expert Talk! Dito yan sa Expert Talk! Siguro isa sa mga pinaka hindi ko makakalimutang episode yung pumunta kami sa Mountain Province kung saan nag-hiking kami at ibang experience siya sa akin at ibang experience din siya sa buong team kasi of course mahirap mag-shoot nang nasa bundok, di ba? So mahirap mag-shoot. So ang saya lang din niya kasi binigyan din ako ng opportunity para mas maging ako lang, di ba? Habang ine-enjoy yung journey na yun. Mga ka-Diyos si Barkada, maraming salamat po sa suporta at pagsama sa akin ngayong season na to. Samahan nyo pa rin po akong matuto mula sa mga certified expert ng bansa dahil mas ile-level up natin ang ating learning adventure sa susunod na season. Muli, ako po si AJ Castro at ito ang Expert Talk. Pinasarap! I love it!